Kumusta po mga katoto? Magandang araw po sa inyong lahat. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon. Marami pong nagre-request sa amin na nagtatanong kung magkano daw po yung bahay dito sa Karanda. Lalo na yung sa amin, kung magkano daw yung presyo ng bahay namin dito sa Dauping, Manitoba, Canada. Magkano daw yung down payment, magkano daw yung nagastos namin, yung monthly mortgage namin, yung kung ilang taon siya babayaran, tapos kung magkano, sama na din na po namin kung magkano yung mga utilities namin dito sa bahay namin mga katoto. Marami nagre-request sa akin na nagtatanong sa may YouTube channel namin na ito yung babanggit ko lang po yung dalawang subscriber or yung present nagtatanong kung magkano daw yung presyo ng bahay. Shout out po kay Romel Bedriho 5625. Ayan, lagi po siyang nag-subscribe o nanonood sa amin at nagko-comment. Maraming salamat po katoto sa pag-suporta sa aming channel at pag comment lagi sa amin. Maraming salamat po sa pagsusubaybay sa aming mga video. Ito po yung sabi niya ni Romel Bedriho 5625. Sabi niya, "Wow, sa inyo na pala yung bahay na yan, boss. Kaya pala binakuran na ninyo. Magkano na pala mga ganyang bahay dyan sa inyo, boss?" Sabi niya. Tapos si BNIJ Trading. Sabi niya sa akin, "Kabayan, magkano naman ang down payment mo? Ilang kwarto? Tapos magkano ang monthly mo? Salamat." Sabi niya. Shout out kay BNIJ Trading. Okay. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Ito po, ginawa na po namin ang video ito para mas marami pa pong makapanood at magkaroon ng idea sa buhay dito sa Canada, lalo na yung mga interesting kung magkano o interesting sila na malaman kung magkano yung presyo ng bahay dito sa Canada, lalo na sa amin dito sa Dauphin, Manitoba, Canada! Okay. Isa rin po ba kayo na nagbabalak bumili ng bahay dito sa Canada? Lalo na po dito po sa lugar namin. Kasi po, bawat province po ay may iba-ibang rate ng mortgage, rate ng bahay, kung magkano ang presyo ng bahay. Kasi kung sa city po kayo, medyo mas mataas po ang value ng bahay. So, yung presyo po niya, kung ikukumpara niyo po dito sa amin, dito sa Dauphin, is maliit lang po na city ito. Pero hindi naman po kagaya po ng isang bahay namin sa Ethelbert na as in talagang maliit na town lang siya. Dito, kung ikukumpara mo po dito ngayon sa isa naming, itong pangalawa naming bahay na nabili dito sa Canada, is malapit na po sa mga bilihan, malapit na. So, medyo tumaas din po yung presyo ng bahay kung ikukumpara po natin yung bahay namin doon sa Ethelbert. So, ngayon po, konting tips lang po para po sa mga gustong makabili ng bahay para maiprepare po ninyo. Para po hindi kayo mas lumubog pa sa utang. Although dito sa Canada talaga puro utang. Hindi ka daw po tao kung hindi ka o kung wala kang utang. Pero hindi naman po meaning of that na porket kailangan nating umutang is hahayaan natin na tayo is malubog sa utang. So, kung bibili man tayo ng bahay, make sure po na sana kagaya po sa amin kung ano po yung ginawa namin kasi ayaw po namin dumating yung time na nag-invest kami tapos yung in-invest namin in the future mawawala siya na parang sinayang namin yung mga in-invest namin. Yung pinagpag-uuran namin. Like kasi kung hindi ka naman makakabayad ng mortgage mo, masisira yung
credit history mo doon sa banko, and then mahihirapan ka ng umutang or mag-loan kung sakali na need mo ulit ng funds para sa other gusto mong gastusan or gusto mong bilhin or ipagawa, ganun. So kami ni Katoto, bago namin nabili itong bahay namin, minake sure namin na meron kaming enough na ipon para kahit na isa sa amin is mawala ng trabaho, meron pa rin kaming huhugutin para ipambayad sa mortgage namin. Kasi ang hirap po na kumuha tayo ng ating utang or kumuha tayo ng mortgage, tapos naka-base tayo dun sa sweldo natin. So, kailangan i-compute din natin, mga katoto, kung ano yung mga pwedeng mangyari in case bago tayo kumuha ng mortgage. Although, meron namang mga ibang paraan para makabayad, like line of credit. Mm-hmm. So, dito kasi, basta may trabaho ka, kahit ordinaryong manggagawa ka lang, aprobahan ka ng banko. Oo. So, ganun po yung kalakaran dito. Maraming credit card, pwede mong gamitin, ilang mga banko ang pwede mong kuhanan ng credit card, pwede mong gastusin anytime. Pero ang mahirap po doon kasi yung pagbabayad. Kaya yun po yung tips na masasabi namin. Make sure na may enough funds kayo, para sakaling mawala man ng trabaho ng isa sa inyo o ikaw mismo, meron kang huhugutin para ipambabayad at hindi ka malulubog sa another utang or mapupunta ka sa another utang para umutang ulit, another tubo ulit, and then hanggang sa maglobo na maglobo yung utang natin. So, yun po. And ngayon po, ang gagawin po natin, ipapakita po namin... House tour. Yes, house tour. Ipapakita po namin yung bahay na nabili namin para magkaroon po kayo ng idea yung bahay at saka yung worth it ba yung presyo ng bahay na nabili namin. Pero ngayon po, sasabihin po muna namin yung bahay is kung magkano nung pinost nila. So itong bahay po na ito is naka-post siya sa realtor or sa meron siyang agent sa marketplace na 205,000 Canadian dollar. So ngayon po ipapakita po namin yung bahay na worth of 205,000 Canadian dollar. And then sasabihin po namin kung magkano po namin nakuha. After ng house tour. House tour po natin, sasabihin po namin. Okay. Lahat sasabihin po namin. Mm-hmm. Okay po. Ito po yung bahay namin, mga Toto. Dito sa Canada. Ito po yung sa harapan niya. Ayan. Lagyan na po namin ng bakod doon. Ayan po, mga Toto. Ito po yung sa may gilid niya. Yung entrance ng basement. Pwede ka rin naman mag-entrance dyan sa may main floor niya. Yan, mga katoto. Tapos ito po yung sa likod. May garage na siya. Tapos meron siyang patio. Yan. Kasya yung isang sasakyan dyan. Ito, kasya din yung isang sasakyan. Yan. Medyo mahangin lang po. Pasensya na, mga katoto, sa sounds natin. Medyo mahangin lang. Tapos ito po yung sa likod ng bahay namin. Yan. Yan. Ito po yung bakod na ginawa namin. Yan, isa po yan na asset sa bahay pagka merong bakod. Tataas yung presyo ng bahay, mga toto. Yan. Ito yung sa side ng bahay. Yan. Ganyan siya. Ito po yung patio. Yan. Tapos meron po siyang dalawang shed na kasama. Isa at saka dalawa. Dalawang shed po yan, mga toto. Yan. Tapos may mini garden. Yan.
Ganyan po yung bahay namin dito sa Dauphin, Manitoba, Canada. Dito po tayo sa sala ngayon. Dito po yung lagi naming tinatambayan ni Katoto. Hindi siya ganun kalakihan, but good enough na po para sa amin at saka para po sa small family. So, dito po sa may taas, meron po tayong main door. Ito, kasi itong bahay na to is meron siyang basement. So, ito, maganda po ito para sa kung ipapaupa for business purposes. So, dito, meron tayong pintuan dito sa main door. Ito po, main door niya. Ito po, pwede po tayong pumasok dito na kapag dito lang sa taas sila naka-stay, mag-stay. So, dito yung pasok niya. Meron po siyang sariling pintuan. And dito po, meron siyang kitchen. Open concept po siya. Karamihan po is ganito siya. Open yung sala niya at yung kitchen. So, nandito siya. So, dito naman po tayo sa mga room. Ito po yung unang room natin. Ito. Hindi po siya ganun kalakihan. Pero para sa amin, okay na rin po siya. Yung bed po niya is queen. Queen po siya. So dito, meron na rin po siyang cabinet. Pwede mo nang ilagay yung mga gamit. Yung mga damit. So hindi na natin kailangan bumili ng aparador. So okay na siya. So ito po yung unang room natin. At syempre, ito po yung dito naman po tayo sa pangalawang room. Ito po yung pangalawang room natin. Yan. Ito po yung itong sukat po nito is mas malaki kaysa dun sa kabila. Mas malawang po siya ng kot. Pero hindi naman ganun kalaki yan. Konti lang. Pero ito yung mas malawang. So, ito, same lang po sa kabila. Meron na rin po siyang cabinet. Cabinet na rin siya. So, hindi na rin natin kailangan ng aparador. Pero meron pa rin po kami isang cabinet dito na pwede naming paglagyan ng mga anik-anik. And syempre, hindi po mawawala yung toilet. Yung toilet po na ito, tinatawag po nila na 4-piece bathroom. 4-piece daw kasi, hindi 4-piece sa Pilipinas. 4-piece po kasi meron na siyang sink, meron na siyang toilet, meron na siyang tub, at saka syempre meron na siyang shower. Kaya tinatawag nila na 4-piece ng bathroom. So, ito po yung kitchen, ito po yung ating toilet. So, ngayon naman po, pupunta naman po tayo sa basement. So, dito po sa taas, meron pong dalawang room. Tapos, isang bathroom. May kitchen, may salas din siya. So, sa basement naman po tayo. So, dito po sa basement, meron din po siyang sariling pintuan. So, yung pintuan niya, kung makikita nyo, dito kami laging lumalabas ni Katoto. Papunta dito sa may labas. So, doon yung ano namin, yung garage, saka yung tambayan namin doon kapag ano, kapag gabi. So, dito, may sarili siyang pintuan. Kung maalala nyo, doon sa taas, meron din siyang sariling pintuan. Tapos dito rin, meron din siya. Ilak mo ito. So,
So dito po sa basement, karamihan po ng bahay dito sa Canada na mayroong mga basement, dito nila nilalagay yung laundry room nila. So ito po yung laundry room namin. Don't mind po sa mga nakakabit. Ano lang po namin yan. So dito po, meron na po kaming dryer, meron na kaming washing, at saka yung mga yan po is kasama na po yan sa bahay nung nabili namin. Kasi po karamihan po dito sa Canada is pag bumibili ka po ng bahay, ini-include na po nila yan para may magamit na. So dito naman po tayo ngayon sa basement, sa loob. Ito po, dito tayo. Dito po sa basement, meron po tayong isang room, toilet, and kitchen. So, papakita po sa inyo yung toilet namin. Ito po ay same lang din po doon sa taas, mas maluwang ng konti doon. Pero same lang, yun pa rin po, tinatawag pa rin po nila na 4-piece. Kapag 4-piece po kasi, same kanina sabi ko, may sink, may toilet, merong paliguan na, shower, ganun. Kasi kung 2-piece lang, ilalagay lang nila yung bathroom at saka yung sink. Ganun. So meron naman po kaming maliit na kitchen, like sa taas, open concept pa rin po siya. Ito po, including na po sa bahay, kasama na rin siya, kasama na rin itong ref. Tapos yung kalan, kasama na rin. Itong exhaust fan, kasama na rin. And yung table, and yung chair. Kasama na rin po yan sa nabili namin, nung binili namin ito. So, including na yan. So, meron po dito. Yan po yung kitchen natin. Ito naman po yung ating maliit na sala din. Meron din siyang maliit na sala. Kung magayitan siya. At nilagyan na rin po namin ng TV para nang sa ganun mayroong paglibang pag nandito. So, papakita po namin itong sa kwarto naman. Itong maliit na kwarto namin. So, ito naman po yung kwarto dito sa basement. Ito po yung sa basement. Including na rin po ito. Yung cabinet na to at saka yung bed. So, ito siya. And ito naman yung ano niya, sa room niya. At syempre, may cabinet pa rin. Mayroon pa rin siyang cabinet. So, hindi pa rin natin kailangan ng ano, lahat sila, lahat ng room dito is may cabinet na pwede natin paglagyan ng mga damit. So, yun po. So, dito sa room, dito sa basement, kompleto na rin. Pwede rin itong, kung talagang ibibusiness natin, meron na siyang, kompleto na siya sa taas, may 2 room, 1 bathroom, and kitchen, salas, may sariling pintuan na palabas at papasok, same lang din dito sa basement. Okay mga katoto, na i-house tour na namin kayo. Meron kaming 3 bedroom, 2 bathroom. Yung sa main floor po, 2 bedroom siya and 1 4-piece bathroom po siya mga katoto. Tapos meron po siyang sala, meron siyang kitchen. Yan, kompleto na po doon. Halos lahat po ng mga gamit doon sa taas, kami na po yung nag-provide mga katoto. Kasi as in nung nabili po namin yun, empty siya. Wala siyang kahit na ano, isang upuan lang, tsaka yung rep lang. Yun lang mga katoto. Yung lahat, binili na po namin. Pati yung mga ano, yung mga bed, binili na rin. Kaya kung makakabili kayo ng bahay na including na yung bed, may mga including ng gamit. Furniture. Ano na kayo? Goods na yun. Kesa naman kasi bibili ka pa ng bago, tapos syempre kakatapos lang natin sa mga gastusin. Kasi bago kayo lumipat sa bahay na nabili ninyo, so syempre ubos tayo. So kailangan natin mag-ubos. Kasi yung iniipon mo,
eh mapupunta sa down payment, mapupunta nga sa pagbabayad ng attorney, ganun, may, diba? May lawyer fee, tapos ang ginawa po kasi namin, mga katoto, itong bahay na to, nung tinignan namin siya, is ang ganda niya for business. Kasi meron siyang garage, may patio, tapos may garden naman sa labas. Hindi ganun kalakihan, hindi ganun kaliitan. So, tama lang para sa amin. So, yung presyo po na 205,000 is... hindi naman po as is na 205,000 agad is kukunin na natin. Syempre po, kailangan nating tumawan, di ba? So, Pilipino tayo. Pilipino tayo. Kaya ginawa po namin, nakipag-anuhan ako, nakipag-bargain ko. So, tumawad ako ng... Una, magkano yung tinawad mo? Tumawad ako ng $170,000, Canadian dollar. Ang ano po nito is yung nung pinost po nila is 205,000, kaya po na nabanggit ko muna. So, dahil syempre tayo mga Pilipino, itatry natin, di ba? Wala naman po masamang tumawad. Kung nakatawad tayo, why not? Malaking pagkakayo sa atin yun. Titignan natin yun, di po ba? Huwag tayong magpaano na, o sige, kung magkano yung sinabi mo, go. Hindi. Ako kasi... Tawad-tawad muna. Oo, ako kasi mahilig ako tumawad. So, yun, ang ginawa namin, tinawaran ko ng 170,000. Tapos, sinabi ng agent sa may-ari, ayaw nung may-ari kasi nga, bagong gawa lang yung basement. Mga katoto, pagkakagawa niya is 2021, mga katoto. Mm-hmm. Kaya, mukhang bago pa talaga yung itsura ng basement dito. Kaya, ito yung napili namin. Inaano nila na talagang ayaw nilang ibigay ng 170 kasi nga naman, yung basement nila is bagong gawa lang. Mm-hmm. At saka talagang okay naman siya para sa business. Kung ang yun yung naisip natin dati, no? Kasi, ano siya na... Meron siyang separate entrance doon sa main floor. Mm-hmm. Tapos separate din po yung entrance niya papunta dito sa basement. Kaya pwede namin ipaupa itong basement. Tsaka sa taas. Tsaka sa taas. Oo, ganun. So, yun po. Nakapagtawaran kami sa 170,000 hanggang sa nag-meet kami sa gitna. So, itong bahay na to, nakuha namin ng 195,000. So, hindi nila binigay yung tawad namin, hindi rin namin kinuha sa amount na presyo gusto nila. So, nakipag-negotiation muna kami hanggang sa umokay kami sa 195,000 Canadian dollar. And then, usapang ano naman? Usapang down payment. Okay. Down payment naman tayo. So, after namin na naging okay kami sa presyo ng bahay, yung agent nag-ask yung may-ari ng down payment 500 Canadian dollar para lang reservation fee. Para reservation fee na talagang ano kami yung legit kami na talagang gusto namin yung bahay. Uh-huh. So yun, nagbigay kami ng $500. So $500 plus pumunta, after nung $500, pumunta na kami ng bangko. Nakipag-usap na kami doon sa may bangko namin. Yung 195,000 Canadian dollar, ang down payment namin is 10%. 5% ng 195,000, which is, ang binayad namin is 9,700 something. So, around 9,800 Canadian dollar. Plus yung 500 na dinown namin dito sa, for the reservation fee. Mm-hmm. So, kasama yun. Mabot na siya ng 10,000 plus. 9,800 plus 5 is, you 10, can 000. Say 10,000. 10,000. So, 10,000 yung equivalent niya, more or less 10,000.
So, sa ano pa lang yun? Sa bangko at saka dito sa down payment ng bahay. Tapos, syempre, yung gas mong pabalik-balik, mag-expend ka. So, total around 10,000 sa binuna. Mm-hmm. So, and then, sa lawyer naman. Sa lawyer, magbabayad ka ng... 4.something%? Yeah. Sa presyo ng bahay, di ba? Something like that. So, yung... Ang total suma lahat ng mga ginastos namin. Yung down payment ng bahay sa bangko, yung 500 sa may-ari ng bahay, reservation fee kung tutusin. Mm-hmm. Tapos yung sa lawyer fee. Around maybe 7 to 8,000 lahat. Oo. Yung total ng total mga binayaran namin. So umaabot siya ng 18,000 Canadian dollar. 18,000 Canadian dollar po, lahat, total po ng na-i-provide namin sa aming bulsa, galing sa aming bulsa, para makuha namin itong bahay na to, para mapa sa amin yung, sa may title niya, yan, para maging legal na sa amin to. Nag-provide po kami ng 18,000 Canadian dollar para sa presyo na bahay na 195,000 Canadian dollar dito po sa Dauphin, Manitoba, Canada. At saka, yun nga po, kagaya po nung una, ang tips po namin, huwag nyo pong kukunin yung pang-down ninyo sa mortgage, yung ida-down nyo sa bangko, na galing din po sa utang. Kasi mahirapan, no? Mahihirapan po kayo kasi tumutubo na siya yung mortgage nyo, tapos sumutubo pa yung pinang-down mo. So, parang dumodoble siya. Dalawa yung pinapatubuan mo. So, napakahirap po yun. So, ang advice po namin, mag-ipon po kayo ng mag-ipon. I-try nyo na kahit papaano, paunti-unti hanggang sa maka... May enough fund na sila, may, no? Opo, ganun po. And then, yung monthly payment po naman namin sa... halagang 195,000 na bahay dito po sa Dauphin, Manitoba. Yung monthly po namin is 1,399 Canadian dollar. Yun po is monthly. Depende po kasi yan sa pag-uusap nyo ng banko. Kung ano yung prepare mo pagbabayad. Yung iba po merong bi-weekly. Yung iba naman po merong monthly. So, nasa sa inyo po yun kung papaano nyo, kung saan po kayo mas luwag-luwag. Kami po ang pinili namin, monthly. Pinili po kasi namin monthly. Ah, po, monthly. Kasi, para yung monthly, dito po kasi ang sweldohan is bi-weekly. So, yung sweldo namin ng bi-weekly, yun na yung naka-prepare for our monthly. Uh-huh. Tapos yung susunod na sweldo namin, yun na yung pinang-savings namin, yun na yung iniipon namin, at yun yung ginagastos namin, everyday livings namin dito sa Canada. Uh-huh. Yan po. Tips po namin sa inyo na, example, magtatrabaho si Mrs., nagtatrabaho si Mr., tapos balak nyo po kumuha ng bahay, huwag nyo pong kukumputin lahat ng sweldo nyo para lang mabayaran yung mortgage. Ang maganda pong technique yung kalahati po ng sahod nyo na bilang mag-asawa, yun po yung presyo ng mortgage na binabayaran nyo monthly. Para mawalan man ng trabaho yung isa, at least yung isa, enough pa rin yung sweldo niya para makabayad sa mga babayarin dito sa Canada, lalo na yung bahay, mga katoto. Tapos, at least meron pa kayong savings na natitira. Kahit pa paano may savings kayo para kahit na hindi kayo mag-double job, mababayaran nyo itong bahay na nakuha nyo, mga katoto. Ganun po yung ginawa namin. Kami po kasi bago namin pinursue or binili tong bahay na to, pinagplanuhan talaga kami yung ipon na in case na Meron na kaming savings na in case man na parehas kami mawala ng trabaho, meron pa rin kaming monthly na ipambabayan. Kasi kung aasa lang tayo sa sweldo natin, mahirap po kasi. Kaya yun po yung ginawa namin,
talagang minake sure namin na merong extra for the future na hindi namin inaasahan. Kaya nung nagbakasyon po kami sa Pilipinas, meron na, hindi na kami nangamba para sa monthly payment namin or monthly bill namin dito sa Canada, like yung cellphone, yung utilities, yung water, yung hydro, yung internet, lahat. Lahat po ng mga amenities namin, nakasigurado kami na meron na kaming pambabayad. Ganun po. So, yun po. Yung ginawa natin noon, ang ginawa po namin, pinrovide namin yung down payment, lahat-lahat, ng 18,000. Tapos, nanigurado pa po kami na yung monthly namin na unang hanggang 3 or 4 na buwan, meron pa tayong naka-reserve. Para at least any situation kung ano mangyari, meron ka pa rin 4 months na naka-prepare kahit ano mangyari. At least may 4 months ka pa na pwedeng ibayad sa mga babayari mo sa bahay. Like yung mortgage mo mga katoto. Ganon yung discarte na ginawa namin ni Commander. Talagang, po ha. Wag hindi po utang 'yon. Sinave po namin. Sinave po namin 'yon para po meron kaming huhugutin in case of emergency or in case na mawalan siya ng trabaho or kung ano man yung pwedeng mangyari. Nakahanda at hindi kami mangangapa o hindi kami hindi namin alam kung saan namin kukunin yung monthly payment namin. Mm-hmm. Mas maganda na po yung nagpe-prepare. Ganon. Okay. Ganon yung ginawa po namin. Talagang nag-ipon, nagsakripisyo. Lahat ng pagtitiis ginawa namin. Hindi naman yung talagang hirap. Tiis na tiis. Pero at least yung mga hindi naman importanteng bagay, hindi na namin binibili. Sinisave na namin para, kasi may plano kaming bumuli ng bahay na ganito. Kaya, thanks God na kuha na po namin itong bahay na to. Magano na siya, di ba? 2 years. Magto-2 years na po kami dito sa bahay namin. Dito sa Dauphin, Manitoba, Canada, mga katoto. And then, yung ano po namin, yung hydro po namin dito. Dito po kasi sa Canada, meron yung tinatawag nilang plan. Sa Pilipinas, hindi ko alam kung meron din tayo. Pero since nung nasa Pilipinas ako hanggang ngayon, wala akong nababalitaan na pwedeng mag-plan. Dito po kasi sa Canada, meron tinatawag na plan. Yun po yung meron silang ibibigay equal na... Equal payment. Oh yeah, meron silang ibibigay na amount. Ayon sa previous usage na gumagamit, doon nila ibabase. So kunyari... Yung may-ari dati is gumagamit siya ng sabihin mo na nakagaya sa amin yung hydro namin. Yung dati kasing gumagamit, nakakaubos lang sila or nakaka-consume lang sila ng 80 to 100 Canadian dollar monthly. So ngayon at kami naman yung pumalit. So, dito kasi tumataas lahat. Kahit saan naman tumataas. Pero dito sa amin, tumaas siya. Binigyan nila kami ng plan na 136 monthly. Yung hydro po namin. Kaya kasama na po yung hydro tsaka yung gas. Oo, yung sa amin po kasi may gas, merong... May hydro. Hydro. So, dalawa po siya. Opo. Yung total po ng ano namin, monthly namin is 136, including na po yung hydro, yung electricity, at saka yung gas. So, magkasama na siya. 136. Hindi pa po namin yun nauubos. So, means, nagbabayad po kami ng... More than. Ng, no, sa usage natin, di ba? Yung binabayaran po namin, 136 yung plan namin. Pero ang nakukonsume namin is nasa 90, 80, ganun. Nasa 100, ganun siya. Hindi namin nakukonsume yung 136 na payment namin ng monthly. O baka may magtanong, nagbabayad tayo ng sobra-sobra monthly. Tapos, lugi tayo. Di ba? Baka masamdanon sila, lugi tayo. Ganito po yan. I-clear po namin yon. Hindi po lugi. Kasi po,
once po na nagbayad ka po ng sobra, kumbaga, kagaya sa amin, nagbabayad kami ng sobra. Tapos yung usage, more than sa usage natin. Oo, more than doon. End of the calendar year, or it's depend, end of, depende kasi kung calendar year or fiscal yung year, mm-hmm, yung sinusunod nila. Pero sa amin po kasi, fiscal year yung sa amin. Kasi I think October, nag-ano sila, mm-hmm, na parang sinasala nila, tinitignan nila, kung sobra ba yung payment namin or hindi. Ngayon, kapag sobra po yung payment na binayad mo, next month, free ka na, hindi ka na magbabayad. Libre na. Libre na. And then kapag meron ka pang extra na hindi mo na consume kasi na sobra yung bayad mo, kumbaga, kunyari ang monthly namin is 136 and then na sobra namin is 200. Ngayon, yung isang buwan namin na 136, hindi na kami magbayad. Bayad na yun, tapos na. May credit pa kami kung magkano yung sobra. Napitira pa. Yun. Yun yung ibabawas pa nila sa babayaran namin next billing ulit. So, hindi po siya... Dilugi. Hindi po siya lugi. Ang kagandahan po kasi noon, yung plan. May plan, di ba? Uh-huh. Ang kagandahan po noon, na ano mo yung budget mo. Na babayad mo talaga yung sweldo. Mm-hmm. Kasi, lalo na kung winter dito sa Canada, pag winter kasi, yung gumagamit tayo ng heater. So, pang malakasan na heater talaga yan, malakas mag-consume ng kuryente. So, yung iba, nagbabayad ng 200, 300. So, mabibigla ka kasi yung budget mo for monthly payment mo is ganito lang. Kunyari, 150 lang yung budget mo. Mm-hmm. Yun yung nasa isip mo talaga, binabayad mo sa bulsa mo. Pero kung hindi ka nakaplan, tapos bigla dumating yung billing mo ng hydro mo, tapos bigla 300. Mm-hmm. Sa mahuhugutin yung 150, di ba? Mm-hmm. Mahirap po yun kasi out of budget na po siya. Yes. Ang gagawin na nila nun, kukuha nila kung hindi sa mag-uutang ulit or dun sa may ano nila, pagkain nila. Mm-hmm. Lilimit po nila yung pagbili ng pagkain para mabayaran yung ano nila, yung utilities nila. Mm-hmm. Ganun po yung nangyayari. Yung kagandahan. Pero kapag naman kulang yung binayaran mo. Kunyari, nagbabayad kami ng 136 monthly. Mm-hmm. And then, ang nakukonsume namin is 200 monthly. So, mayroong sobra na 63. $63 na sobra. 64. Uh-huh. Nakulang kami ng bayad. Kulang ng bayad. Sa end of the, ano naman, yung kagaya ng sinabi ko, October, or depende sa lugar nyo kung ano yung, ano nila, kung ano yung cut-off nila. Kapag nakita nila na kulang ka naman ngayon, bibigay sila ng notice. Doon naman yung problema ngayon. Bibigay sila ng notice. Bibigay po sila ng notice na ito, kailangan mong bayaran kasi overuse yung ginamit mo, magbayad ka. So, ganun siya. Naman yung, ang kagandahan lang po noon is sa paghahandaan mo kasi yung ibibigay nilang notice sa'yo, I think one month notice na dapat bayaran siya. So, mapaghahandaan mo talaga siya. So, kung ako po sa inyo, mas gugustuhin ko na po na mag-plan. Mag-plan, yeah. Kasi mag-plan kayo. Meron po kaming isang kaibigan, hindi siya nag-plan. So, nung una, nagbabayad lang siya ng $50-$30. So, okay nga naman, okay, di ba? Okay siya. Eh kami, doon sa another bahay namin, nagbabayad kami ng $114. Monthly yun. Monthly. Summer, kahit anong season yun. So, ngayon, nag-winter siya. May kwento ko lang ha. Nag-winter siya. So, yung binabayaran niyang 50, yung budget niya is, kasi nagbayad siya 30-50. So, meron siyang budget na 100. Hindi. Sobra nga naman. Nag-winter na, nag-winter. Nag-sobra nga naman ang 50 pa. Uh-huh. Pero, nung nag-winter, siyempre, yung winter, i-turn on na yung heater niya. Tumaas yung manag-oriente niya, hindi niya inaasahan. Dumating yung bill niya. $300. Nagulantang siya. Tumigla siya. Nagulantang talaga. Hindi niya alam na, wow, ang laki, sabi niya. Basta yung pang-grocery niya is
$100 or $200, binaba niya. Nagpunta lang siya 50. So, para bayaran yung mortgage na niya, yung utility bill niya. Bill niya sa kuryente. Kasi nung una, talagang kinakansyon kami na, oh, di ba, sa amin, sa, oh, sa'yo, $114 ang laki. Sa amin, $30 lang monthly ko. Nang dumating yung tayo na nabigla siya. Nag-agatagal siya na gano'n, akala niya. Sabi niya sa amin. Akala niya nagkamali daw ng ano, nag-reading. So, nagpunta siya sa akin, sabi niya, magkano yung binayaran yung kuryente? Same pa rin po, 115, ay 114. Bakit sa akin 300? Sabi niya, magpapamantli na ako, magkapaplan na ako. Sinarangan niya agad yung ano, nagkaplan siya. Nagkaplan siya. Yun po yung kagandahan ng dito sa Canada. Merong tinatawag na plan. Kahit na magdamag yung ano mo, ilaw mo. Naka-plan yan. Babawiin mo naman sa sangar. Pero, yun yung problema, pag nasobraan ka naman, doon naman. At least, merong advantage, may disadvantage. Yeah. Pero mostly, nakaka-ano tayo, nakaka- advantage natin. Advantage sa atin yun. Kasi merong notice, mapaghahandaan mo, kapag may sobra. Unlike ng monthly bill mo talaga, hindi mo mapaghahandaan. Hindi mo yan. Agad-agad talaga. Laki baba talaga. So, ganun. So, okay. Doon naman po tayo sa water. Doon naman po sa water namin, dito po sa Dauphin, kasi iba-iba po. Kagaya po doon sa Ethelbert is ang monthly po na, ang bayad namin ng... Pagkakaiba naman sa ano? Pagkakaiba naman sa Pilipinas at saka dito. Ang Pilipinas po, monthly, na nagre-reading tayo ng tubig natin, bayad natin, monthly, ng tubig. Dito po sa Canada, o dito sa, ewan ko lang sa ibang province, pero dito sa Manitoba, ang pagbabayad po ng water is 3 months po siya. Kada 3 months, doon ka lang nagbabayad ng tubig mo, yung water mo. Ganun siya. Kada 3 months po. So, ang... sa Ethelbert po kasi, doon sa isa naming bahay, ang kada 3 months namin is $106. Dito naman po sa Dauphin, ang kada 3 buwan po namin, ang minimum niya is $86 po yung minimum namin. So, ang nakukonsyum po namin is over 86. So, nagbabayad lang kami ng 96. Hindi pa po kami nagbayad ng 100 monthly. Ang binabayaran po lang namin is nasa minimum o kaya 90, 91, 92. Nandun po, nagre-range hanggang 92 yung binabayaran namin monthly. Ganun lang siya. Yun po yung monthly payment namin dito. Dito sa bahay. And okay. Then po, yung bayad po ng yung pong mortgage namin, kasi baka isipin ng iba na yung mortgage na binabayaran namin sa banko is including na lahat. Hindi po. Kasi yung property tax, another payment po ulit yon. Nagbabayad po kami ng kada taon. Dito po sa Dauphin, nagbabayad po kami ng June or July. Sa Ethelbert po, October, September, October, yung bayaran po ng property tax po doon. Yung mga iba po na ano na may bahay dito sa Canada, yung property tax nila kasama siya sa monthly mortgage nila. Pero sa amin po hindi siya. Depende separate po, kasi, po siya. Sa amin po kasi, kaya hindi na namin siya sinama doon sa mortgage. Kasi ano na naman yun, sasama na naman sa interest. Sa interest. Kasi hindi pa man namin nagagamit. Pinapa-interest na namin. Nakasama na siya sa interest. So, hindi na namin siya isinama. Sineparate namin. Kami na nag-iipot para kami na yung magbigay, magbayad. Magbabayad. Hindi namin sinama doon. So, kung may magtatanong po kung magkano ang property tax namin dito. Dito po, sa bahay namin dito, sa Dauphin, is 1,700 ang property tax namin. Pero meron po kaming na-receive na school tax credit na binibigay po ng gobyerno ng Canada. Sa amin po, ang nakukuha namin is 600
$600. So, kung ililess mo yon sa property tax na binabayaran namin, nagbabayad lang kami ng $1,100. Depende po kasi yon. Noong nakaraan, nagbayad lang kami ng $1,000 yung binayaran lang namin noon kasi naka-credit kami ng at least more than $700. Yun po yung ano namin. So yun po yung kwento ng ano namin ng monthly mortgage, kung magkano yung presyo ng bahay, magkano yung utilities namin monthly. Uh-huh. And po, sana may natutunan po kayo dito sa video namin at sana magkaroon kayo ng idea yung mga nandito sa Canada na nagbabalak kumuha ng bahay at yung mga kababayan natin na nasa Pilipinas at nasa ibang bansa na para magkaroon sila ng idea kung magkano yung monthly expenses pagka meron kang bahay dito sa Canada. Ganun po yun, mga katoto. At saka, lagi ko pong inuulit, sinasabi sa inyo na mas maganda po na meron kang sariling bahay. Kasi po, kung may sarili kang bahay, yung within 5 years mo na naka-stay sa bahay na nabili mo at ayaw mo na, pwede mo gusto mo ibenta. Nang gusto mo lumipat sa other province. Yung 5 years na pinag-stay mo doon, pwede mo na siyang ibenta. So, may chance. Tataas yung mostly presyo. Mostly naman, nakakakuha sila ng tubo. Nakakatubo pa sila. Nakatubo pa sila. So, yung binayad nila, para ka lang nag-invest, para mo lang siyang pinautang. Then, after 5 years, nakalibre ka na ng tirahan. Meron ka pang kita na sa tubo ng bahay mo. Sa tubo ng bahay mo, marami ka bang nakukuha na credits like magkakaroon ka ng yung sa school tax, sa property tax, nakaka-receive ka rin naman doon kahit nagbabayad ka. Although oo, mas malaki yung binabayad mo, pero kasi tayo may iba-iba naman tayong opinion. Para sa amin, mas maganda pa rin yung may sarili kang bahay na tinatawag mo. Na although mortgage siya, oo, hindi mo pa siya nabili as is, pero masasabi mo pa rin na sa'yo yun, yun, hindi ka nagre-rent. Wala kang pinapakisamahang tao na magagalit sa'yo, at wala kang makikisamahang tao na kasama mo sa bahay. At magagawa mo lahat ng gusto mo. Oh. Like sa amin, gusto naming mapaayos yung bahay. Gusto naming gumanda. Or magkaroon kami ng privacy. So, ginawa namin yung bakod para magkaroon kami ng privacy. Yun is additional na asset ng bahay yun. Asset ng bahay yun. Oo, dagdag yun. Kasi pinaayos mo siya, maganda siya. Yun po kasi yung kagandahan dito. Once na pinaayos mo yung bahay, pina-renovate mo, or mayroon kang pinalitan, like yung bubong. Pinalitan mo yung bubong. Tataas yung presyo niya. Tapos ibinenta mo siya, tataas yung presyo niya. Ganun. Ganun yung ano dito sa Canada. Hindi dahil sa lot, kundi kung ano yung binago mo or ano yung pinaayos mo sa bahay. Yun po yun. Hindi po kagaya sa Pilipinas, yung laki ng area o laki ng lot yung bumabase. Kung magkano yung presyo. Ilang percent lang dun sa bahay. Pero dito kasi, mostly, is yung ano yung dinagdag mo sa bahay, pinaganda. Kunyari, binili mo yung bahay is ito yung nandito. Ano yung dati lang siya. Ngayon, pinalitan mo siya, kagaya sa amin, nagdagdag kami ng bakod. So, dagdag yun, bonus yun. Naggastos kami, oo. Pribilehiyo sa amin yon, umayos yung ano namin doon, nagagamit namin. Tapos in the future, basta ma-maintain lang namin yung ano niya, yung ganda niya. Dagdag yun, tataas yung value ng bahay. Okay. Yun po yun. Okay na? Okay po mga katoto. Sana may natutunan po kayo dito sa video namin. Please don't forget to subscribe, like and share sa RPTV mga katoto. Maraming salamat po sa mga subscriber namin na 820 subscriber ng RPTV. Yay! Dumadami na po tayo! Dumadami na ang RPTV mga katoto. Maraming salamat po kasi na-inspired po kami na gumawa ng video.
At kung gusto, kung may gusto po kayong i-comment, comment down below lang po para ano, mabasa namin. At kung gusto niyo magpa-shout out, comment down below, tapos sulat niyo po kung taga saan kayo para alam po namin kung saan umaabot itong yung video namin. Yeah, and then para ma-shout out po kayo sa aming next video. Okay, mga katoto, maraming salamat po. God bless. Bye-bye.